to end our talk, no? Yung aking segment. Si Felipe Landau Cano at si Felipe De Leon Jr. nagsalita sila sa isang documentary na nagpapakita na yung EDSA Revolution ay pwedeng basahin sa values. Sa yung political, may political, pero to values ng Pilipino. Ano yung pinakita natin nung apat na araw na yun? Nung namatay si Ninoy, para tayong nawalan ng kapamilya. No? Kaya naka-identify tayo sa sacrifice sa kanya, kaya nalungkot yung mga tao at kinonekta pa natin siya sa mga dahilan tao, si Ninoy at si Rizal. Ebidensya to. Tignan nyo to. Ito, religion ito. Yung Bieta, ilang bayan, katawan ni Ninoy. Kasi yung struggle for freedom natin nandun sa ano. So, ang ganda ng imagery. No? Na yung religion na inandyan. No? At syempre, si Tita Cori, anong image niya? Siya yung Mater Dolorosa. Di ba, grieving widow. No? Yung ina na malungkot. No? Yun yung kanya naging imahe. At ayan na, no? Pagka ang tao nagalit sa'yo, sa kayabangan mo, ibabagsak ka talaga nila. So ang yabang mo, ibabagsak ka nila. Ganun ang Pinoy daw. No? Kaya ayun, no? Tayo rin, mas naniniwala tayo sa mga religious figures. Yung mga pare, may babaylan. Sinabi na ni Ma'am Miranda kanina, ito yung magtutuglong ng lahat. May babaylan nun, si Cardinal Sin nung panahon ng EDSA. So pinaniniwalaan natin yung mga religious figures. Kaya dumating yung mga tao. At ayan, no, tawag dito, mga pari, mga protestante, mga katoliko, mga muslim, yung nakita natin sa EDSA, yan din nakikita natin kapag January 9, di ba? People power din yun yung sa Black Nazarene. At nakita rin natin sa EDSA. So yung Radio Veritas, yung role ng Radio Veritas, no, matindi rin yan. Kasi nung sinira na yung Radio Veritas, si Father Reuter, churchman din ito, Jesuita, mahilig sa drama yan at TV host siya. Sabi niya, mag-set up tayo ng radio station sa Santa Mesa. Yung radio station na yun, mga 4 blocks away po Malacanang. No? Pero hindi sinet up pa din nila doon. Ikita nito sa ano, no? Sa Santa Mesa. No? Yung DCRJ, dati dyan siya, doon sa tower na yan. Very historic yan. Kasi John Kitley yung ginawang ano. John Kitley, ng Radio Veritas, siya yung pinaupulong. No? Tapos, pinatugtog yung Mambo Magsaysay. That is why. Kaya alam ng tao na, on na yung EDSA Revolution. So, ayan na, no? Ang assistant ni June, itong dalawang ito, magkapatid na Mercado, si Paulo, at saka si Gabe Mercado. Kilala niyo si Gabe Mercado? Siya po si O.K. Kabatian. Yes! Siya yun, siya isa yan, isa siya dyan. Siya yata ito. So si Gabe Mercado, bata pa lang sila nun, 12 years old or 14 or 11, 14, 13 or 12 years old sila. At hindi kasi, they were in danger. Kasi ganito yung nangyari sa Radio Veritas eh. May narinig si June na, in the name of God, sa radio ah, in the name of God, will someone go on the air? Kaya na-convince si June, takot siyang mag-broadcast. Pero sabi niya, sige ako na mag-broadcast. Tapos takot na takot pa din siya. Kasi may tumawag sa kanya, sabi na, you know, John, you know that you're going to die now. Huh? So, yun yung threat sa kanya. So, sabi niya ganyan, nako, kailangan natin escape plan. Escape plan itong dalawa, tatalong sila doon. No? Tatalong sila dito. Sila, bata sila, kaya nila yun. Hindi daw nila alam po si John, kaya din. Kasi mataba si John Kitley eh. Pero, anong nangyari? Tapos ito pang nanay, si Munina Mercado, sabi niya ganyan, ano, papanoyin ko na kayo, no? Nung binigay niya yung dalawang bata kay John Kitley, nag-pray siya ng act of contrition kasi alam niya mamamatay yung mga anak niya. Pero, by faith, binigay niya, no? At yun na nga, no? Pagpunta ni John Kitley, dun sa hagdan, tinignan niya kung anong mangyayari. Nakita niya yung hagdan? Hundreds of nuns ang nakaupo dun sa hagdanan ng building. Lahat ng floors, kung saan nakita niya ganyan. Sabi niya ganyan, kung mamamatay ako, papatayin mo na nila itong mga mother nito. Ayun, nagkaroon siya ng lakas na loob. He went, she went, ganyan. No? At siya yung naging guide ng EDSA Revolution. Si Sister Mary Malapol, siya naman yung tao ni Father Reuter na nakikipag-coordinate sa mga radio station at sa US Embassy. No? So, yun yung ano niya.
So yan si Dave. No, ayan, so yung pakikipagdamayan, pagbibigay ng pagkain, pakikiramay, pati yung usisero kasama. No? Sa Pilipino, yung usisero kasama sa revolution yan. Ano? Oh, yan. Parang may lamay, di ba? Again, religious festivity, may lamay, parang namatay yung demokrasya, kaya nandun kayo. Pero sa lamay, di ba masaya yung lamay? May biskuit, may ano, may tapit. Tapos yan. At saka pinaparamdam sa'yo, walang hindi kasama. So yung mga sundalong kalaban mo, bibigyan mo ng bulaklak, o mahal namin kayo, di ba touching? Di ba? Yung masaya yung Pilipino, tignan nyo. Ang saya-saya. Nandiyan yung tanke, there was real present danger. Tapos dadali mo pa yung mga anak mo. Di ba? Tatalong-talong ka pang parang palaka, di ba? So, ayan, ano? Ang saya-saya. Tapos ang daming bata. No, ang daming tanke, pero ang daming bata. Bakit ang daming bata sa EDSA, ano? Tingnan nyo mabuti yan, ano? Ang daming bata. Tapos meron pa nag-birthday doon. No? Yan yung birthday niya, akala niya hindi siya magpa-party. Lukot na lukot siya. Sabi niya, agak, bibigyan kita ng pinakaraming birthday party sa buong mundo. Tinala niya sa EDSA. Hindi sila na sandwich. No, sandwich doon. Ano? Sandwich. So, ayan. Doon siya nag-birthday. No? Ah, ayan. So, daming bata. I'm a mother fighting for my children. Tapos tignan niyo, religion. In action. Yung babae, nagkukrus na ganyan. Yun mo yung tanke, ginaganyan niya. Parang, ano yung multo? So, yan. So, ayan, pagmamahalan, yakapan, ang drama-drama ng EDSA, no? At, mababasa niyan sa aklat na ano, no? Pero, yun, marami ding ibang kwento, pero, pwedeng si ma'am na yung magkwento sa akin. So, ayan. At pagiging malikhain. Pagiging malakhain. So, yan, bakit wala akong confetti? Tapos yan, laki-laking kamay, oh. So, yan, malikhain. Tapos si Lino Broca, nakalagay sa t-shirt, sa ano niya, jacket niya, don't resign, just die. Ayan, so, mga, malikhain talaga yung Pinoy, ang bayanihan spirit. At, yan, yan. Okay. Ito, tindi niyang kwento na yan, ano? Alam niyo kung bakit napunta yung mga madre dyan sa harapan? Eh, ganito lang yung kwento. Ang saya-saya ng kwento yan. Sister, sister, doon kayo sa harapan kasi wala naman kayong mga pamilya. So doon siya nilagay sa... Tapos yun nga, kaya nga, si sister, ang kwento niya, parang nakita niya daw, habang tinitingnan niya daw yung tank, iniisip niya daw na yun daw si yung body of Christ. Kaya siya nagdadasal doon sa tank. Tapos bakit nakanganga si sister, no? Kasi siya yung nagli-lead ng rosary, kaya siya yung nakanganga na ganun. Ano? Pero yun, dahil nakita niyo, nung si Commander yung tanke, tinigil nung Commander ni Tadyan yung tanke dahil nakita niyo mati. No? So, yun yung magandang kwento dyan. So, again, lahat ng values na ito lumabas nung EDSA Revolution. At nakakatuwa dahil lumabas itong mga to at tayo ay ginaya ng buong mundo. May template tayo na ginaya yan na pwede pala yung peaceful change of government na hindi nakakaroon ng revolusyon na matinig na barilan. O, ginaya sa Eastern Europe, Czechoslovakia, Poland, sa fall of the Berlin Wall, yung pag-dissolve ng Soviet Union, etc. Ginaya yan, hanggang ngayon yung Arab Spring, yung sa Egypt, yung sa Libya, lahat ng yan, no? Yan ang template, yung Pilipinas. Sa Tiananmen Square, ganun din, pinag-usapin na laban, laban, kasi alam nila na pag nag-people power sila, maaaring makamit yung pagbabago. Sa Tiananmen Square, noong June 4 of 1989, pinagpaparin po sila, no? Yun lang yun, pangit ng ending. Pero people power pa din, no? Ayan, no, sa Tiananmen Square. Tayo, maraming Pilipino nagharang sa tanke, siya nag-iisa lang. No? Pero ang ginagaya niya yung sa Manila, no? But anyway, whatever it is, yung nangyari dito sa EDSA, sayang lang kasi ang ganda ng ginawa natin, ginaya tayo ng mundo. Dahil sa people power na yan, maunlad na yung ibang mga bansa sa mundo na nag-people power, tayong nag-imbento ng people power, nasan tayo? Diba? Tanungin natin ang sarili natin. Yung magagandang ugali ba ng EDSA, sa apat na araw lang ba natin siya ipinakita? Tapos after that, balik na ulit tayo sa dati. Diba? Sa ating paaralan, sinisikap ba natin ipagpatuloy na ipag
na ipagpatuloy na ituro upang tumimo sa puso ng mga bata yung ugaling EDSA, diwang EDSA, kulturang EDSA. Oh? Kasi kailangan yan. Kasi ang ginagawa ngayon, ang EDSA, ito na yung huling sasabihin ko, ang EDSA ay ginagamit na ngayon ng mga tao walang kabutihan, no? Sina yung manupuli, ginagamit ang reliyon, mabuti ang loob nila. Si Andres Bonifacio, ginamit ang kapananampalataya, mabuti ang loob nila. Si Felipe Salvador, di ba? Papa Isyo, Junicio Cardenas, yung mga babaylan, ginamit nila yung pananampalataya sa himagsikan, mabuti yung kanilang kalooban. Eh, pagkatapos, eh, yung mga sumunod na EDSA, sinira lang nila yung EDSA 1. Dahil yung EDSA 2, EDSA 3, yung mga sumunod, parang pansariling interest na lang yung gusto. Power grab. Tama yung pinaglaban, mali ang naging paraan. So, to end, no, kailangan nating maintindihan na yung sinasabi ni Jose Rizal kay Jose Alejandrino. Yung hero, sabi niya, ni Jose Alejandrino, ni Rizal kay Jose Alejandrino, I regret killing Elias in the Noli Metangere. Sabi niya, if I knew that I'm going to write a second novel, I would have preserved the life of Elias, who was a noble character, self-denying, disinterested, necessary qualities of a man who would lead the revolution. Whereas Crisostomo Ibarra was an egoist, who was only provoked to move because of his loves and his self-interests. With men like him, success cannot be expected of their undertaking. Meaning, ang nagihimagsik, kailangan para sa bayan at hanapin. Kailangan malinis, mabuti yung kanyang kalooban. Kasi kahit gamitin mo pa ang EDSA, at ang simbahan para sa politika na makasarili, walang mangyayari sa iyo. Ipapako mo lang ang bayan sa krus. Maraming pong salamat.